Eksunan ko nga na din ni sa barangay Kanduman, Mandawi City. Aos kanan nga mga viewers, no? Uson Bisayas Mindanao, puputong sa putuning atong broadcast, mayong hapon atong kanan, no? Good morning, good afternoon, and good evening. So, padayon ta, no? Na pagbambit o pag-share sa pagtulunan sa atong simbahan ng mga bisig, ng mga katekismo. Anong tamasayod nini, o paandam ta, o kawar ta sa atong pagtulunan sa atong simbahan. So, akong lessons, o akong kapambitron, Malaysia, Biblia, Tradisyon o Magisterium. So, ang source goods ko maturan na itudlo sa atong simbahan hindi lamang Bible alone kundi li tawag siya Biblia, Tradisyon o Magisterium. Muna yung source na ito sa kamaturan. Pero kini mga teksuna na ito nga hindi mga katiliko lumapustante ila Bible alone, Biblia lamang. Una yan sa may hustuan eh. So, para makutlo, hindi na ito ang kamaturan, maabot ka sa maturan, magpuyo, ginuhulo. Biblia, Tradisyon o Magisterio. So, musumanays ta sa Biblia. Yun sa may Biblia. So, mingung kag Bible, no? Naglangtog niya sa daan o bagong tugon niya, inspired by the Holy Spirit. So, yun ang dagan sa Espiritu Santo, niya, daan o bagong tugon. Unang itawag ito, Biblia, pulo sa Diyos. Kailangan man, upang kong tugon, no? Yung an old testament, or old and new testament. Unang, mag-iskot ka siya o kanon, o ihap na sa Biblia, muna siya ang daang testamento, anang Genesis o Makabyo, daang tugon, unang 45 kalibro. Kanya, ang 27 kalibro, mo nang itawag ito, New Testament. Kanya, ang total na, mo nang 72 books. Total, all a New Testament. Kanya, yun sa mga ito, pagkahibalo, na kaning Biblia, pulong sa Diyos. 72 kalibro, na sa unang panahon, na may mingon nga ang libro ba naghama mga sunurad masubra sa 100 kalibro na 90 kalibro o 20 uban pa kailangan yung mga pamahayag. So kinsa man kay nag-compile, no? Kinsa man kay masawa mong ito kabaluan eh, nga ang Biblia kasi 52 books ni siya. So ang simbahan din mo ay himo kanyon na ihap niya na katutal sa Biblia 72 books na ang pinaagi sa mga konsilyo sa simbahang katoliko. At ang unang konsilyo sa Nicaea 325 AD na ang kanong sa Biblia 72 books niya kisunda na sa mga lalaing mga konsilyo, no? Ito sa Hippo, 323 AD, unya sa Cartago, 327 AD, sa Roma, sa 494 AD, Trento, 1525 AD, unya, last na council na, muna itong Vatican II, 1870 AD. Itong last council, una ang Biblia, hindi na pwede kuhaan, okay na pwede mungan. Muna, 72 books ang Bible. 72 books ang Bible. So, muna ang Bible itong katoliko, 72 books. Pero, ang mga dili katoliko, ang ilalya, 66 books. Kuha nila ang bukpe pa, ang itawag o mga savings books. So, muna ang Biblia, no? Ako lang yung summarize. Kunya, ikaduha,
kanang tradisyon tudlo na sa Biblia gihapon na gitawag ko apostolic tradisyon na nasa Dos Delicados 15 na may brother to hold my tradisyon no? That we took you either by word or by letter. So unay apostolic tradisyon na pinagi sa wali o sulat. O nang tawag kasi apostolic tradisyon. O nang pinagi sa wa masulat sa Biblia ato na siya mahibawan na pinagi sa tradisyon, apostolic tradisyon. Panilitan ron sa Matthew 2:11 ang Biblia doon ay dimensyon na tulog ka magos o tulog ka hari. Nga, way ngalan diya sa Matthew 2:11 pero ato ni siya nahibawaan pinagi sa apostolic tradisyon or church father na sila si Baltasar Gaspar at Melchor. So muna, hanabi tayo tradisyon. Kaya ubig ka mo sandi o tradisyon, awa, hindi na kita ibaluan na sa Matthew 2:11 ako tanong ka aduna may tulog ka wise mean brad o tulog ka mago kinsa may ngalan ane awa may kung hindi ka mo sandi o tradisyon hili kita magkabawa na kay sa Biblia wa may ngalan pero pinagi sa binaba ay pasya nga mga pagtulunan apostolic tradisyon mo na ato na siya may bawaan na kanang mga tuhana din tulupaki sila Baltasar Gaspar at Melchor. So, na ay Biblia, doon ay tradisyon, kunya, itawag, ay katulong mo, itawag siya o magisterium. So, kining Biblia, doon ay magisterium o autoridad na mutudlo kining Biblia. Mo interpret, hindi pwede nga lain-lain ta o magkanyang-ganyang ta sa pagsabot niya sa Biblia. Kunya, ato ito na yung sa mga tao. Ito mo sa kaluwasan o ito mo sa mga pagpulungan. So, hili mo na ang bagay sa Ginoo. Ibuog yun sa Ginoo na doon ay autoridad na mutublo yung hindi. Mga kita mga ito, Church Magisterium. Muna, para maklaro yun, na kung saan ang Church Magisterium, naana sa atong katikismo, no? Number 85, kung doon na mo'y katikisim, no? Katikisim ang Catholic Church. So, basa-basa po mo mga Katoliko, no? Number 85. Ato, may bawaan niya, no? Ngayon sa gibot, hulugan ani Magisterium. Ingo dito, the number 85, the Church Magisterium, no? The task of giving interpretation of the Word of God. Either in a written form or a form of tradition has been entrusted to the living teaching office of the church, office of the church alone. In this matter, its authority exercised in the name of Jesus. This means that the task of interpretation of the word of God entrusted to the bishop in the communion with the successor of St. Peter, the Bishop of Rome. So, kinsa di ang itahasan sa pag-interpret in Biblia na manaman siyang forma, una siyang sinulat, ana siyang tradisyon, walain kundi mawang simbahang lamang sa Church buhing magtutudlok. Nga kini nagalangkop sa tanang kaobispuhan, bishops, na nahiusa in the communion sa masusunod ni San Pedro ang obispo sa Roma. So, klaro di ay, namatod pa sa atong katekismo, doon na nagitawag ug Church Magisterium, itahasan sa pag-interpretan, no? Pagpasabot, niining pulong sa Diyos, among buhi magtutudlo ang simbahan, mga nagalangkog sa obispuhan o mga obispuhan sa Ibo, malibutan. So, hindi na yan pwede, no? Na mag-iiyan tao, magkanya tao, pagsabot niya sa Biblia. Kaya umaw na itong buhaton. Dili na mo ay kabutun sa Ginoo. Muna hinungdan na magkasumpake, mudaghan ang laing reliyon, tungod kayo at mudamot
sa gibuot sa Ginoo nga adto ta maminaw na sila mo gitasan sa pagsamyaw sa pulong sa Dios. Ayon sila. Kainyo man katikismo bet, di ba? Wa man sa Biblia. Kung sa wa sa Biblia ko ta. Hindi na mahitabo. Ang simbahan katay ko muhimo og katikismo. Naway basihanan da sa Biblia. Hindi na mahimo oy. Una nga sa number 85, katikismo ng Katolika sa number 85, muna ang kumispuhan, but it's a very biblical na. Muna ang ari na punta sa Biblia. May tungod sa Church Magisterium, ayuhan niyo paminaw. Muna ang sa Mateo, the science, the youth soul, humon kayo niyong nga verse, no? Na itong mga siipe, Katolik Petipinders, uban ito nagtuon. Bumbasa sa Biblia. Pero kato mga way pa sa basa sa Biblia, hili tayo nila pamilyar, no? Unang Mateo, the size ni Hutso, tingon dito, usasuntian ko ikaw si Pedro, o imabaw nining bato, pagatukuron ko ng akong iglesia, bisan ang kamatayon, hili tayo magabuntog yun eh. So klaro, kadunay iglesia na ditukod sa akong Ginoong Isipusko. Ang pangutana, daghan ba ang iglesia gitukod sa itong Ginoong Espiritu? Daghan ba ang simbahan? Paminawa sa Mateo 16:18. Ngayon itong Ginoong Espiritu, kuburon ko ang akong iglesia. Sa Ingles, I will bear my cross. So, hindi daghan. Kaya daghan pang simbahan na gitukod sa itong Ginoong Espiritu. Ngayon sa itong Ginoong Espiritu, kuburon ko ang akong mga iglesia. I will bear my crosses. Huwag man maging mo na itong Ginoong Espiritu, anak. Muna ka na pagadaghan sa simbahan na naailalaing pundok, hindi na mo ikabutong sa Ginoo. Kaya ikabutong sa Ginoo, usa lang ka simbahan na itutukod sa ating Ginoo sa Kristo. Yung sa may maitabo din yung simbahan na, marahin ka pagbasa. Bisan pa ang kamatayon sa hadis, dili kayo magabuntog dili. Meaning to say nga, kining simbahan na nagitukod sa ating Ginoo sa Kristo. Nabisan pa ang kamatayon, hindi makabuntog na ini. Ito pa, mapadayunon yung simbahan na. No? Hindi ito mawasak kahit kailan. Meaning to say nga, itong simbahan ay magpakailan man. Unang, toko ni Kristo din sa ini, huwag ang to karoon ng palayon, isang pagdagha, magpapitisya niyo ini sa tuig. 15th century, naghamang alayang mga relihiyon, mga pundok, mga simbahan na tukod, pero nabuntog ba ang simbahan katay ko? Wala! Nagpadayon siya po, tumod kay kini. Kaunin siya ang itukod sa tubig sa magpadayon. Usa magpadayon man ang simbahan? Usa magpadayon, usa ang pagpanudlo niya. Isa may itahasan sa Ginoo sa pagpanudlo. Kanaawin mong Lucas 6:3 Brad, ang atong Ginoong Kristo, Philip was yung dusig ka mga tinuntan. Niyang sa may sa tradisyon, tulo katulig ang ibansay ni sa atong Ginoong Kristo. Diba? Kunya, sa pagkahuman ng bansay sa atong Ginoong Kristo, ready na sila sa misyon, andam na sila, umanag training, ikonsaran pa sila sa Espiritu Santo sa Adlaw sa 52 states. Itong Acts chapter 2 verse 24, Day of Pentecost, kaya maunay instruction, maunay mando sa itong ginungat ito sa iyong matiukan, nga ayaw mo pang lakaw sa Jerusalem, hangtod, meron yung magunsan ang Espiritu Santo. Maunay nagtigong sila dito sa Jerusalem, nga pagunsan na sa Espiritu Santo, dito na sila. Nagsugol na, sugol magsamyaw sa pulong sa Ginoo. Unang, ang Espiritu Santo mag-auban man kanunay diha sa simbahan. O gili lang ang Espiritu Santo mo'y mag-auban, kailang pagpunuklo, kundili ang si Kristo sa mag-auban sa siya yung pagpunuklo. Unang Mateo, Mateo 13, si Jesus may unang ato sa iyo mga tinunan. Final na ng instruction kay last chapter, last na verse, o Mateo, Mateo 13, kung isa may gingon sa itong binang si Kristo, nagto sa iyong apostles. Mati, 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 Mati,
ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Himuha sila nga akong mga tinunan. Pagbunyagi sila sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Sabay din, pagtudlui sila sa tanan nga akong gisugo kanina. So klaro, nagibuot sa Ginoo nga ang iyang pagtulunan gihatag ngadto diha sa mga apostoles, gihatag ngadto diha sa simbahan. O nagmingon si Kristo ngadto sa mga tinunan, tudlui sila sa tanan nga akong gisugo kanina. So klaro kayo nga ang mga apostolis di ay mogi gitahasan sa pagsangyal sa pulong sa Diyos. Ba na gikan sa ato Ginoo Kristo ngadto sa mga apostolis panglatobo ngadto sa katawhan sa tibuok kalibutan. Himuwa sila nga akong matinunan o bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo o tutlui sila sa tanan nga akong gisugo kanina. So ang pagtulunan sa itong Ginoo Kristo, atong nadungog na dito mahatag sa simbahan, dito mahatag sa mga apostolis, kung na itong Ginoo Kristo, tulungin sila sa tanan nga akong gisugo kanina. 20, pagbaba na ni Kristo hangto sa kapusan kalibutan. O niya, nasad ang Espiritu Santo, magkaubansan. O nang dunay, Day of Pentecost, nabuhat ko sa puno hangto sa kapatro. So makita na to, na isip, usa ka makuwalit, na maoy gitahasan sa una pagsangyaw, mga apostolis, mga pinili, ibang siya ipakayo, ikonsaran sa Espiritu Santo, isugo sa atong Ginoo Kristo o magatudlo sa tibuok kalibutan. Ay tungo sa kalubasan, tibuok kalibutan o sa darang ng mga pagtulungan. So guna ikaw, guna na yung magtudlo na dipili sa atong Ginoo Kristo. Now, pangutan na. Hindi sa itong mga apostolis, brad. Sa Matthew, pag-iot, sorry, sa hindi mo, igisugo. Pare ba ito o dili? Nabaw pag isang pare. O pare sa to. Ano man? Sa Marcos 3:14, Christ ordained by 12. Ginunahan pa ni Kristo ang lusi ka mga apostolis. So mga pare sila, may abis na mga pare. Unya, sa natungag to, nahimo sila mga obispo katong lusi ka mga apostolis. Unya, usapan ka mga apostolis, nahimo pang Santo Papa. Unang Santo Papa. Matthew 16:19, una si Pedro ay nagadawat di ini. Yata ko kayo mga yawi sa gingihan sa langit. So kanang yawi, gahong na siya otoridad. O si Pedro ay nagadawat niya na, unang si Pedro, unang Santo Papa. Hilid lang, pari. Hindi man ka mo aking bisyap. Hindi ka mo aking pagkapa, hindi kami mong bisyap, hindi ka mo aking upagkapare. Hindi kami mong kardinal, hindi kami mong Santo Papa, kung hindi ka mo aking upagkapare. Muna mga apostolis, pare sila, Marcos 3:14, yung drahan ni Kristo. Huwag sa ngatong-ngatong, nahimog sila mga obispo, Matthew 18:17, mga obispo mo na, na inyong giritin si Yuta, inisol kito sa langit, ang itugot kito si Yuta, tugot sa ngatong sa langit. Kunya sa Matthew 18:17, doon ay lalis, ay tumuod sa mga doktrina, ay tumuod sa mga moralidad. Ingon na itong Ginoo, adto mo sa iglesia. Amati mo sa iglesia.